Hi, this is Maymay of Mary's Kitchen PH. Welcome back again to my channel. So for today's video po, ito po ay 1 kilo ng Whippit Classic. Prepare po tayo ulit ng 1 cup of Whippit. Meron na po akong video dati na ginawa na 1 cup. Since nagkaroon ng copyright yun, so gagawa po ulit tayo ng bagong video. Still, nandun pa rin yung video na yun. Gagawa lang po tayo kasi sa part of the video na na-mute po siya. So, wala po siyang audio. So, gagawa po ulit tayo, especially ito sa mga newbie, bago pa lang gagamit ng Whippit. At syempre, nagpre-prepare lang po sila ng small amount ng Whippit, like 1 cup, yung ganon. So, yun ang ipapakita po natin. You can use 1 cup, like this one, or weighing scale. Dati kasi na-test ko na po kung ilang grams yung 1 cup, yung old video natin. So, yung weigh po nun is 227 grams yung isang cup ng Whippit paste. Gagamit po ako ngayon ng timbangan. Hindi po ako gagamit ng cup. Of course, gagamit tayo ng spatula for scraping and mixing bowl. Any bowl you can use, walang problema. Meron po tayo ditong ice cold water. Gagamit lang po ako ng hand mixer. For 1 cup, you can use hand mixer. Kung wala kayong stand mixer at gagawin nyo po ay 1 kilo, still you can use this one. Pero medyo mas maganda nga lang yung volume pag ginagamit po natin yung stand mixer. Whisk na balloon yung gagamitin yung paddle. Maganda po yung volume nyo. Nag-volume talaga siya ng bongga. Not like this hand mixer. Medyo hindi po siya ganun ka kabongga yung volume. But you can use. Okay? Walang problema. So, we will start. I-open ko po muna to. So, since gagamit lang po tayo ng 1 cup ng Whippit paste, hindi ko po siya bubuksan ng ganon. Just like na pinakita natin sa ating old videos for the 1 kilo. So, kakat lang po tayo dito ng part ng ating pack. Like this. Gamit tayo ng bowl. So, para maging magtibang tayo, pindutin lang at magsisiro po siya. So, para maging accurate yung ating pagtimbang. Mag-weigh po tayo ng 227 grams. That is equivalent for 1 cup. So, for the 1 pack, meron po siyang around 4 cups na Whippit paste. At may sobrang ilang gramo. Like 92 grams, I guess. Mga ganun. Yung 1,000 kilogram divided by 227. So, yun, maging 4 cups yun. Yung sobra, yun ang pinit. Like 4 and 1 4 or 1 28 siya. Okay lang. May sobra ng 1 gramo. So, ayan. May mga extra paste dito. Huwag nyo kakalimutan tanggalin kasi sayang din yan, di ba? Gramo din yan. Ito, lililinisin lang natin. Kasi, syempre, hindi naman natin uubusin. Ayan. Tanggal lang natin yung nasa labas. Paano natin siya i-store ulit kung may tirang paste? So, wipe nyo lang po ito. Then, i-fold nyo lang. Press down lang yung paste para masara po natin siya. So, ayan, ganito lang. I-press down lang natin at i-fold yung dito. At pwede nyo po siyang balutin ng cling wrap para masecure talaga yung ating pack. At huwag nyo po ililipat yung paste. Ikukunin dito at ilalagay sa ibang container. Kasi yung pack talaga, yun ang nagsisecure ng paste. Not unless nauubusin nyo talaga siyang i-prepare, diba? Okay, so, or kung gagamitin nyo within this week, you can store it at room temp. Ilagay nyo lang sa airtight container. Pag matagalan, like within 2 weeks pa yung paggamit or 2 weeks, in 2 weeks ang paggamit pa, you can store this sa chiller nyo, sa ref. Ibalik nyo lang ng cling wrap. At pag gagamitin nyo na po, iset lang po siya. Ilabas nyo siya, I mean, ilabas nyo po siya ahead of time, like day before, para maglambot. Kasi matigas po ito pag kinuha natin sa ref. Parang mahirap siyang i-beat. So, you need to set this muna sa room temp para ma-beatable naman siya. Okay? So, ito na yung ating 227 grams or equivalent to 1 cup. Hindi po muna tayo maglalagay ng tubig. Ang gagawin po natin ay i-beat muna natin yung paste to loosen up. So, mag-change naman yung color niyan. So, ito ay parang yung dirty white or beige, ano bang kulay nito. Ayan, basta dirty white, hindi siya pure white pa. Pero once mag-loosen up na to, magiging white na talaga yan. Let's begin. So,
mga almost 1 minute pa lang yan. Bago tayo magpatuloy, guys, i-scrape muna natin yan. Kasi yung nasa ilalim, hindi na nabibit ng maigi. So, from time to time, sa 1 kilo or ganitong 1 cup, same process yung gagawin. Make sure na wala talagang matitirang whippet paste. Kasi minsan yun po yung nagkakaroon tayo ng aftertaste na bitter. So, you have to beat everything talaga. Then, continue natin i-beat. Hindi po ako nag-i-increase ng speed. 1 to 2 speed lang ako pag ganitong paste pa lang. Again, scrape. Mga 1.5 minutes na po ang ating pagbibit. So, ito na po siya. Nag-start na po. Actually, naglo-loosen up na talaga siya. Yung paste natin. Look at that. So, ayan. So, scrape lang natin na to make sure na wala na talagang paste na natitira sa ating mixing bowl sa sides or sa bottom man. Okay? So, once sure na tayo na nabit na natin lahat, then makaka-proceed na po tayo sa paglagay ng ating liquid. Ayan, so after like 2.5 minutes, in total yan guys ha, nagbibilang na lang ako, wala kasi akong other cellphone for the timer. So mga ganon, sa pagbeat pa lang ng paste, around 2 to 3 minutes siya. So this is talagang completely nag-loosen up na yung ating whippet paste. Ayan, perfect. So this time, maglalagay na po tayo ng water. So, meron po tayong ice cold water dito. Linagyan ko po yan ng ice para sobrang lamig siya. So, pwede rin po kayo gumamit ng milk. Okay? Nasa isa nyo po yun kung anong ilalagay nyo. Ako, sa preparation ko po, gusto ko talaga yung water lang. Kasi mas tumatagal po yung shelf life. Mas nagpo-prolong yung shelf life pag water. Kasi pag milk, nag-short po yung life ng frosting, shelf life. Kasi nga, it's a dairy product. So, madali po yun mapanis. Pag for storage na matagal, like nagpe-prepare kayo ng parang in advance, pag basta lang wag matagal yung storage nyo pag may milk. Pag water, okay. So 2 weeks po sa chiller pag water, 3 to 4 weeks naman pag sa freezer. Pag sa milk, less than that. Okay, depende yan sa cooling temperature ng ating mga ref. So now, maglalagay po ako ng water. So this is 1 tablespoon, 2, 3, 4. So, 4 tablespoons. Ang pag-purpose ng paggamit ng ating whippet ay for piping, for intricate flour, less water ang ilalagay natin. So, you can stay with the 4 tablespoons, okay? Kasi mas stiff talaga yung consistency pag less water. Pag less water, less production ng frosting. More water, more production. But the consistency, malaki na ng difference. Kasi pag more water, hindi po siya ganun ka-firm, hindi na po siya ganun ka-stiff. Magiging like foamy ang inyong consistency. Alright? So, kayo na po yung mag-a-adjust ng dami ng tubig. Basta wag lang po kayo lalampas sa desired na water content na ina-advise. Alright? So, start po tayo ng 1 speed. It's around 1 minute na binit natin na naglagay tayo ng 4 tablespoon. Scrape lang natin para talagang mamix natin lahat talaga siya. So, nasa stage po siya ng soft frosting. So, yan, oh, titingnan nyo. Kasi hindi pa siya nabit ng maigi. Okay, continue natin yung pagbit. So that is another 1 minute. So total sa pagbit ng ating whippet with water na 4 tablespoon ay 2 minutes na po. So nag-change na po yung consistency niya. Look at that. So naging medyo firm na po siya, 'di ba? Stiff compared kanina na binit natin ng 1 minute. So nagkaroon siya ng difference sa consistency.
after another 1 minute na pag-beat. Alright? So, kaya nga, sabi ko nga, always kong sinasabi, always check your frosting during beating para malaman nyo rin po kung yung consistency niya ay papunta na doon sa desired na consistency na gusto nyo. So, this is 4 tablespoons. Ayan. So, maganda na po yung ating... So, ayan, maganda na po yung ating frosting. Pwede na po siya gamitin sa pagpipe, like mga rosette, ganyan, flower, pang sa cake boarding, pwede na po ito. Kung ganito ang consistency na gusto nyo po. Pwede po siya mag-increase pa ng volume by adding another water, like 2 tablespoons hanggang 4 tablespoons to make it 8 tablespoons. Depende. Depende yan sa consistency na gusto nyo. Pero wag po kayo maglalampas ng 10 tablespoons. Up to 8 perhaps, okay siya. Pero nasa inyo na po yan ha, kung anong gusto nyo ng consistency. Yung way ko po ng preparation, after ko mag-beat or mag-prepare ng frosting, after that, chinichill ko siya ulit, like 1 day or 2 days bago ko gamitin. Kasi, naging stiff siya, super stiff, para siyang ice cream lang kung nasa freezer. Kung sa chiller, of course, a little bit nag-firm siya compared sa freezer nga. Firm na firm talaga, pero hindi po siya parang bato ha. Like yung mga comment na nagka-question na super tigas daw pag freezer, hindi po. Para lang po yung texture niya para po siyang ice cream pag nasa freezer. Gagamitin ko siya after 1 to 2 days na naka-store lang. Naglalagay po ako ng additional water. 1 to 2 tablespoons depende po sa consistency na ma-achieve niya during sa pag-beat ko po sa kanya. You can add flavor, just like sa pinakita ko po sa aking mga previous video na nag-share tayo ng recipe, na linalagyan ko po ng cream cheese frosting, or cream cheese bar, lemon extract, or lemon na McCormick, any flavoring na gusto nyo, kasi madali po mag-adapt yung ating Whippit Classic, kahit anong flavor na ilagay nyo po. Okay. So, after ng 4 tablespoons, pakita ko po sa inyo, yung consistency naman, pag linagyan po natin ng 6 tablespoons of cold water or ice cold water. Tablespoon po yung linagay na natin na tubig. So, binit natin siya for about 1 minute. Yung naging consistency nag-iba na po. Hindi na siya katulad kanina na super firm. Ngayon, nag-soft ulit siya. Diba? Naging soft ulit yung ating frosting. So, the more na linalagyan natin siya ng tubig, nagiging malambot yung frosting. So, beat natin ulit ng another 1 minute. Tingnan natin kung magbabago yung consistency ng ating frosting. Mga 1 minute and 10 seconds, sinobra na natin. So, as you can see, nag-iba po yung volume niya. Mas dumami siya compared kanina na 4 tablespoons lang. At after 1 minute na binit ulit natin, di ba pinakita naman natin yung 1 minute kanina na 6 tablespoons. So, medyo nag-firm na po yung ating frosting ulit. Ayan. So, tamang beating lang, hindi kulang, hindi naman sobra. Okay? So, yung 2 minutes, ayan. So, this is right consistency na po. Pag masobrahan naman siya, sasabihin, bakit naging foamy, na sobra, na overbeat po ba? Hindi yun, wala namang overbeating sa Whippit Frosting. Nagiging sobrang soft at foamy lang pag nasusobran talaga ng liquid. At syempre, sa sobrang, kulang ng pag-beat natin, tas madami pa yung water, ang kakalabasan talaga niyan, soft, foamy na consistency. Pag nasusobrahan naman talaga natin, kumbaga nagbiyan tayo, like nag-abot tayo ng 30 minutes sa kabibit, ayan, maraming air ang nabubuo sa ating frosting. Yun ang nagiging reason bakit nagiging foamy at airy yung ating, or maraming air bubbles, or di ba pumuputok, yun po, nasusobrahan din talaga ng nagbibiyan tayo sa desired na beating time. So, bali total lahat, from the start, from paste, around 2 to 3 minutes yung pag-beat natin hanggang mag-complete na mag-loosen up. And then, naglagay tayo ng 4 tablespoons, nag-beat tayo around 2 minutes, then naglagay tayo ng another 2 tablespoons to make it 6 tablespoons of water. So, nag-beat tayo ng 2 minutes. Okay? So, nasa 7 minutes yung total ng
pag-beat natin. Around like that, okay? I mean, in-estimate, in-average na lang natin. So, it's up talaga sa atin paano natin prepare yung frosting natin. Kasi may mga different ways po tayo. So, ito po yung way ng preparation ko. So, it's up to you guys kung igagayahin nyo po, okay? Isubukan po natin i-pipe na po itong 6 tablespoons. So, pwede po ito lumampas pa hanggang 8 tablespoons. Depende po sa gagamitan nyo po, ha? So, pwede po ito makapag-cover for the 6 tablespoons, 6 by 2 or 6 by 3 or 7 by 2 na round cake. Pero minimal lang, walang madaming mga piping sa cake na gaganapin kasi kukulangin kayo. For filling, simple coating, and simple piping sa cake board, pwede po ito, alright? Kung dadagdagan nyo ng 2 tablespoons to make it like 8 tablespoons, probably kaya niyang 7 by 3 or 8 by 2 na cake na po,